Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang ginagawa ng katatawanan ng ating mga kababayan na si Liza Soberano. Ito po ay nag-ugat dun sa kwento na siya daw po ay pinigilang mag-audition ng OG Diaz at ng ABS-CBN sa pelikulang Spider-Man. Diba? Kahapon kausap ko si OG ah. Sabi ko, anak, totoo ba yun? Pinigilan niyo raw si Liza na mag-audition. Si Chris, hindi ko nga alam yun eh. Ha? Sabi ko, hindi niya alam. Ang nakakaloka. Ang dami-dami na aalala itong babaeng ite. Pero nakalimutan niya magbigay ng pahalaga at magpasalamat sa mga taong kumurba ng kanyang karera, di ba? Oo nga. Di ba yung pinag-usapan natin, bakit yung kinalimutan niyang lahat. Pero itong mga hindi ginawa, yun ang hindi niya nakalimutan. Oo, retentive ka pala. Ba't nakalimutan mo na sina OG Diaz, ang Star Magic, ang Star Cinema, at ABS-CBN ang gumawa ng karera mo? Ba't ngayon na meron pa kayong pa ano-ano dyan, pa Spider-Man. Eto si Jambi may text sa akin ha. Natawa po ako sa meme sa Twitter. Yung role daw po ni Kate Winslet bilang Rose sa Titanic, inalok din daw po yan kay Liza Soberano. Ha ha ha. Nakiusap lang daw po na ibigay muna kay Kate Winslet kasi hindi pa ipinapanganak si Liza noon. Oo, a year before, di ba? A year before siya ipinanganak eh. Yun dito, nakakaloka. Naku, wag na po tayong ano, magulat. Baka bukas makalawa, yung crash landing on you, talaga kanya yun eh. Para partner sila ni Hyun Bin, di ba? Tama na. Oo. Ano na naiisipin natin sa kanya? Eh, malay naman natin kung biglang umepal itong si James Reed at sabihin niya, ako rin, they also offered me the role of Jack. Rose, so, sa ano Titanic. O, oh, edi it's a tie. So, diba? Pareho na sila. At dahil dyan, 2.6 live views na tayo, Nay. Ay, nako, maraming salamat naman po. Thank you. Kaya ngayon, nakakaloka. Ang dami-dami niyan dapat alalahanin. Yung mga tao na talagang naging material sa pagkatupad ng kanyang pangarap. Nakalimutan niya lahat yon, in-erase niya yon. Tapos ngayon, bigla niyo naaalala na ikaw pala dapat ay nag-audition sa Superman. At kung sakaling nag-audition ka, anong akala ng tropa ni James Reed? Makukuha ka? Di ba? Sure na ba yun? Oo, di ba? Sure na ba? Kung ikaw palang gumarap doon sa Hello, Love, Goodbye, kayo ni Ken, kikita kaya ng halos bilyon yung pelikula? Ang dami-dami yung hanas-hanas ngayon. Yung mga importante na dapat yung sabihin yun ang hindi nyo sinasabi. At eto, ito pa, offensement po sa mga assumptionista. May apo ako, nag-aral din sa assumption. Ang sabi ng mga netizens at ng mga bashers, si Liza Soberano daw po ay estudyante ng assumption. Ibig kasi sabihin, assumptionista at assumera. Yun, oo, no offensement. Hindi yan ano, hindi po para sa inyo to. Kay Liza ito. Yan. At dahil dyan, 2.7 live views na tayo. Ay, nako, maraming salamat po. Kayo po ang nagbibigay ng dextro sa amin ni Romel sa panahong ito na we're not in a good place. Kung alam nyo lang. Oo, kung alam nyo lang po. Buti na lang, nakapagpundar ako talaga ng ano, nung makina na yun, di ba? Ay, nako, nakakaloka. Eto pa. Hindi ba nahihiya si Liza Soberano sa mga nangyayari ngayon? Magbasa siya ng social media accounts. Magbasa siya ng mga komento. Ginagawa na siyang katatawanan ngayon. Hindi pa ba niya ikinahihiya yung ganyan? Tama ka, Manny. No? Bakit nga ba nakakaganyan? At itong si OG, napakabait na manager. Sa halip na ipahiya yung alaga niya, nandun pa rin sa puso niya yung pagmamahal at malasakit. Ang importante kasi kay OG, yung huwag magsunog ng tulay. Sana lang. Diba? Oo. Huwag kang magsusunog ng tulay kasi bukas makalawa, baka mga ilangan ka ulit tumawid, yun ang dadaanan mo. Yun ang punto ni OG. Kung pwede namang maging magkaibigan, kahit nagkahiwalay bilang manager talent, why not coconut, di ba? At saka lang, bakit siya dito nag-iingay sa Pilipinas? Eh, doon siya sa abroad, di ba gagawa? Eh, kaya nga siya umalis dito, di ba? Pupunta siya ng Hollywood. Diba?
Bakit dito siya mag-iingay? Doon siya mag-iingay sa pupuntahan niya. Ayan, eto na, oh. Nay, alam mo ba na ang Hollywood ngayon natatakpan na ng mga parang mag-iisno, tinatatakpan na ng kung ano-anong kulimagmag. Pupunta lang daw ng Hollywood si Liza, natakpan daw yung ano ng Hollywood. Diba? Ilusyonada, overload si Liza. Ano ba nangyayari sa kanya? Nakakaloka siya. Overload to, Tita Julie Paras, ha? Talagang, oo nga naman, nakakaloka. At eto pa, itong si Liza Soberano, sinayang ang ganda niya. Tatahi-tahimik noon, ang dami-dami pala niyang skeletons in the closet na ngayon lang naglalabasan. Dapat naging consistent siya. Ang sabi niya, pinigilan siya na mag-audition. Ba't hindi niya ipinilit? Sasabihin na naman niya, wala siyang boses. Eh, hindi nga alam ni OG na may audition pala. Diba? Tapos sasabihin niya, si Ken, ang nag-iisang lalaki na itinambal sa kanya. Eh, ikaw nga nagsabi na comfort zone mo, si Ken, diba? Correct. Ang dami nga naman na po pwedeng iano. Ang dami nga naman po pwedeng isumbat dito kay Liza Soberano sa pagiging inconsistent. Nakakaloka siya.